Iba't ibang mukha ng pananampalataya ng mga deboto ang natutunghayan tuwing ipigdiriwang ang pista ng Poong Itim na Nazareno. Pananampalataya na naging isa na ring panata dahil sa anilay na ibibigay nitong himala sa kanilang buhay ang iba't ibang kwentong himala ng ilang deboto sa detalye ni Bea Bernardo. Ganito ang sitwasyon sa Maynila tuwing piyesta ng Itim na Poong Nazareno sa mga nagdaang taon. Matinding balyahan at mainit na panahon ang madalas na kinakarap ng mga deboto makalapit lamang sa imahe ng Poon. Ganito ang kanilang dedikasyon para sa isang bagay, ang pagkakaroon ng himala sa kanilang buhay. Maraming deboto ang naniniwala na ang kanilang kahilingan ay nagtutupad dahil sa Itim na Poong Nazareno. Katulad na lamang ni Daryl na matagal ng deboto. Noon, parang walang direksyon ang kanyang buhay bago niya maisapuso ang pagiging deboto. At nang tuluyan nangang magbago ang kanyang buhay, ginawa niya na itong tradisyon. Kaya naman, hindi niya pinalagpas na dumalo sa misa dala ang kanyang maliit na replika ng Itim na Nazareno. Hindi lang ako nandito para maghimiling ng humiling. Kumbaga, sa akin ngayon, puro pasasalamat na lang at saka paghingi ng tawad. Simple lamang din ang hiling ni Ding sa Poon ang maging maayos ang kanilang buhay at makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Bagay na aniyay natupad dahil sa paniniwala niya sa Itim na Nazareno. Since na yearly naging ako ni Poong Nazareno is parang naging smooth lang siya gumaan. Hindi na ganun kahirap yung maghanap ng pera para sa mga bata, sa pamilya. Ilan lamang si Daryl at Ting sa mamuka ng pananampalataya sa Poon. Pero ang tunay na kahulugan ng pakikisa sa taunang aktibidad ng simbahan ay hindi lamang para humiling ng milagro sa ating buhay, kundi na rin ang magpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin at mga hiling na tinupad ng Panginoon. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.